Ayan guys, no, hello, magandang araw sa inyo lahat dyan. At kamusta naman po tayo, no? Ayan, sana ay nasa mga mabuti ho tayong mga kalagayan guys, ha. Okay, so guys, this is Laking Dabaw once again. And everyone, welcome back to my channel. Ayan guys, no, so magandang araw sa inyo lahat. Ayan, so we are back here in F. Torres Street and we are going to update this ongoing construction of Lander Superstore Davao, guys, no. Ito guys, ayan, ito na siya ngayon, yung Lander Superstore Davao, okay? So ang gagawin natin guys, ganito yung mga gagawin natin sa mga vlogs natin lately guys, ha. Once or twice a month tayo mag-a-update sa every project sa mga nangyayari here in Metro Davao. Guys, okay? So, para naman, ay yun ay, kaya ko lang naman ginagawa yung ganun. Once to twice, beses tayo mag-update sa isang project. Para naman makita natin, no, yung difference, no, sa trabaho, no, yung sa working progress ng isang proyekto, no. Para naman ma-emphasize natin yung difference between last month and this month. Ganun yung ating estilo ngayon para naman yun nga, para mas ma-emphasize natin yung difference, no, and the changes that is happening in one project. Kasi mahirap naman kasi guys kung mag-a-update tayo ngayon, bukas sa makalawa or sa isang linggo, update na naman tayo. Medyo hindi natin makikita kasi yung pagbabago, no, or yung some kind of the difference between yung sa ating pag-vlog guys, no, sa ating pag-a-update. So mas maganda, no, yung makita natin yung diferensya, no. Katulad ng kahapon guys, tayo ay nag-vlog, no, bago lang sa Davao River Bridge, no. Excuse me. Or the Bucana Bridge, no. So last month, no, nakita natin talaga yung difference nila from last month and this month, no, yung kahapon natin na-update. So ganun din ho tayo dito sa mga ibang proyekto na mga na-feature na natin dito sa ating vlogs guys, no. So we'll do it once to twice, depending, no, depending on the situation of the project or kung anong klaseng project yung ating i-update, no. So pero malamang that will be the maximum, no, dalawang beses sa isang buwan, no. Ayan. So ngayon guys, ito yung ating latest update about the Lander Superstore Davao. Ito na nga siya ngayon guys, no. So kung mapapansin natin, alam nyo nung tayo'y nag-umpisa mag-feature nitong Lander Superstore Davao, no, on November 2023 last year, ay ito ay meron ng ano guys, no, yung parang ang nakikita natin dito is yung pag-clearing ng area and yung pag-start ng excavation works, no, for their foundation, no, yung sa preparation nila sa foundation nila, no. Tapos nung December 2023 nag-update tayo ulit at nakita natin doon, no, medyo may mga nakalawit na, no, para sa yung mga foundations na ginawa nila, no, at nagkaroon pa nga sila ng ano, no, yung parang pag-i-spray, no, paglalagay ng mga pesticide, no, since itong gusali na ito ay food and beverages ang magiging laman nito, no, so kailangan nila yon, no, to get out of rid of those peste, no. Ayan. So nung mga before the December 2023, no, before the year ends, on the last part of the December 2023, nag-update tayo ulit dito sa area nito at ayun nga, no, may nakita na tayong paunti-unti nagdatingan na yung mga steel beams, no. Meron ng ibang inumpisahan kaagad na ilagay at i-install, no. So yun, nung mga January 2023 this year,
ayun na nga, nakita natin ay halos makumpleto na nila yung steel beams na tinatayo nila, no? Then last month, nag-update tayo dito, ang nakita natin dito sa area na ito ay nakumpleto na nila ang pagtatayo ng kanilang mga steel beams. Ito na, no? So ngayon naman, today, March 2024, ito na siya ngayon, guys, no? So yung difference niya from last month, no? So makikita natin yung big difference nila, no? So kung dati puro baka lang ito, ngayon ay meron na siyang mga wall, guys, no? Nag-uumpisa sila maglagay ng wall, at syempre meron na ring atip, guys, no? Ito, nandito tayo banda ngayon, guys, sa may bandang back portion nito, no? Sa may bandang back portion na nitong Landers Superstore Davao, no? Malapit na tayo dito sa funeral homes, no? No? Ayan. So ito na yung ayan ang itsura dito banda, guys, no? Ito. Ito na siya, guys. Ayan. No? Ang lapad niya, guys, no, sa loob talaga. Napakalapad niya sa loob. Ayan. So yun, guys, oh. So ganun ang gagawin natin, ha. Once to twice a month tayo mag-a-update sa project para naman na makita natin, no. And guys, no, alam nyo, lately lang may lumabas na ano nito, guys, na mga aerial footage nitong Landers Superstore, no, update. And kasi sa aerial footage na yon, marami ang parang nagtaka or parang nangamba about the car park area, guys, no. So I guess, no, kasi ang nakikita lang dyan sa aerial footage na yan, ayan, no, credit to the rightful owner na lang, no. Maganda yung pagkakaano niya dyan, pagkakakuha. Kaya lang, hindi niya nakuha yung mismo yung buong area nitong Landers Superstore, no. Actually, ang kinuha lang niya dyan is yung mismo kung saan na nakatayo tong gusali na ito, no. So yun lang ang nakita dyan, no. Pero actually, the whole lot area, hindi nakita dyan. So maraming ang nangamba, how about the car park daw, no? How about paano naman daw ang ano, walang parking space, no? So sa mga nagtatanong dyan about the parking space of this Landers Superstore Davao, ay wag ho kayong mag-aalala, dahil meron pa ho tong area, no? No, more than a hectare na space for the parking area, guys, no? No? So I think, sa tingin ko nga, guys, na parang kung i-compare ko to sa counterpart nito, guys, there in Matina, no, yung SNR, I think this Landers Superstore Davao in Torres has much more bigger space for their car park area, no, kaysa doon sa Matina, guys, no. So I think wag kayo mag-ano. So ngayon, ipapakita ko na lang sa inyo kung ano pa yung sa area nito, na para malaman nyo kung ganun pa yung space nitong car park nitong Landers Davao, guys, no. Ito, kasi yun yung doon yung boundary niya, no, hanggang dito na area. This Landers Superstore Davao will having a 2 gates, guys, no. Ayan, meron dito at meron din doon sa area. So I really don't know lang kung saan ang magiging exit and entrance area nitong entrance gate nitong ano na to, no. So since hindi pa naman yan nila maano pa, eh. Ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung magiging traffic scheme dito in the future, no. Ito siya, guys, no. Ayan. So hindi tayo masyado makalapit, guys, kasi pag lalapit tayo, matatakpan na tayo nitong bakot nila. So dito tayo sa kabilang dulo. Nandito tayo ngayon sa may Starbucks, no. Ayan. This will be ito na yung area ng ano, ng ating Davao Convention Center, no. Ayan. No? So ito yung mga nangyayari ngayon diyan sa loob, no. So kung yan yan lang yung pinakita sa may aerial footage na yan, dito sa area na ito, guys, this will be the parking area. Ayun, no, hanggang doon pa, no.
So malaki pa, so huwag kayo mag, no, huwag kayo mag-worry about the parking space, no. It's clearly this Landers has much more bigger, no. It's much more bigger yung kanilang park, car park area compared doon sa counterpart nila in Matina. Guys, no. Ayan. No, so kung yung sa Matina, ang alam ko doon, they have at least 300 slots of car park, no. Ito, alam ko, parang nakikita ko dito, guys, na they will be having more than that, no, more than 300 car park slots, no. Ayan. So ito yung boundary nila, yung may nakalagay na parang bakod na green, no. Ayan. Ayan pa, no. Ang mas maganda lang dito, ang nagugustuhan ko lang kasi dito sa Landers Superstore Davao, guys, ay hindi sila nagputol ng mga puno, guys, no. Actually, and I hope they will plant more trees, no. Ito, no. So yan yung isang gate na possible a gate diyan, and this one also, no, possible gate din to. So malamang baka dito yung entrance, doon na yung exit, no. Ayan. So guys, no. Ayan, ha. So wag kayo mangamba, itong car, open space nila, guys, is more than a hectare pa, no. So ayan. Ito na yung kanyang boundary, no. So malaki, malaki talaga. Ayan, yung sa may gate talaga mismo, yan yung pinaka boundary nitong area na to, I think. Kasi ano na yan doon, guys, eh. Ay, ito pa, no? Kasali pa pala to, guys, oh, ito. So malaki nga, no? Malaki. No? Ito. So dito na tayo banda sa may area ng ano, no? Harap ng tiny kitchen at saka itong La Hacienda Davao, no? Entrance. Oh, so ito pa yung area, no? So lalapit tayo kasi dito medyo walang nakalagay na yero sa bakod. So para makita nyo yung air, car park area nitong Landers Superstore Davao. Para lang naman to sa mga nagwo-worry about sa car park area, guys, no. Para lang meron kayong idea, no. Ayan. So this is it, guys, no. So laki, lapad pa ng car park, guys, no. I think, guys, sa tingin ko parang hindi lang more than 300. I think this Landers will be having 500 car slots, no? Ayan, pasok natin. Ayan, ayan, guys, no? Ito yung kanyang car park. Ayun yung Landers Superstore. Ayan. Yung gusali mismo, no? Kasi yung pinakita kasi dyan sa aerial view na yan, ayan, no? Kung saan lang kasi nakatayo yung Landers, no? Hindi na ipakita dyan yung total lot area niya, no? Ayan. So ganyan pa siya kalaki at may mga puno nga na hindi na nila tinanggal, no? And I hope, ayan nga, isa sa hiling natin, no, sana magdagdag pa sila ng mga puno, no. Ayan, napakalaki talaga ng kanilang ano, guys, ng kanilang car park area, no. So I think it can accommodate up to 500 car slots, no. Ayan. So yun, ha, sa mga nagwo-worry about the car park area, eto siya, guys, no, malapad siya. I think now they are trying to they are molding this ano, no, ginagawa na nila itong paalam ko para sa aircon to, eh, no. Ayan, no, so maybe yan, no, magi-install na, dahan-dahan na sila magi-install yung mga refrigeration and ano sa loob mismo ng gusali, no. Ayan, so that's it, guys, ha. That's our update for this Landers Superstore Davao, guys, ha. Okay, so balik tayo doon sa may harap na area na ano, guys. Let's go. Ayan, guys, no. So andito tayo ulit sa harap. So yan, guys, ha. That will be our March 2024 update for the Landers Superstore Davao, no. Ayan, yan yung currently na mga pangyayari ngayon, no. Ayan, no, today is Sunday. Ayan, guys, no, so kikita natin dyan
tuloy-tuloy yung trabaho nila. Actually, nakadaan nga ako dito one time, no, na isang gabi. Parang may nakita ko may nagtatrabaho din sa gabi, no. Meron yata na, so day and night yung trabaho dito. Ayan, ayan guys, no. So again, ha, aking papakita dyan guys yung pinaka ano, no, yung sa Google na image guys, kung ano yung yung area, kung gano'ng kalaki yung area nitong Landers guys. Ayan, no. So yung pulang guhit dyan guys, yung pulang na square dyan, that will be yung Gusali mismo, no, or yung The Landers Superstore Davao, no. Yan, yung blue naman na square dyan guys, that will be the car park area. So huwag kayo mangamba about sa car park area nitong Gusali na ito, no. So masyadong malaki ang car park space nito guys. Okay, so that's it guys, ha. Okay, that's all for our update for today, you know. Okay, so please like and share this video, and sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan sa akin guys, please do so. Subscribe na po kayo, hit nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo every time I will upload a video tungkol sa mga pangyayari dito sa Metro Davao, no? Katulad ng mga ganitong klaseng developments guys, ha. Okay, so guys, sa aking munting paalala sa inyo na mag-iingat tayo palagi guys, ha, sa ating mga pang-araw-araw na mga ginagawa, dahil yung ating mga mahal sa buhay ay inaabangan tayo niyan hanggang tayo ay makauwi ng matiwasay. Okay? Lagi niyo tatanda. Take extra precautions guys sa lahat ng mga gagawin natin, no? Yung mga nagmamaneho, relax lang, okay? Okay guys, no? So this is Laking Davao once again updating you about the Landers Superstore Davao, no? Ayan, na ongoing construction of Landers Superstore Davao. Okay guys, God bless us all. Happy Sunday to everyone. Adios.